Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali, mga kapatid. Magandang tanghali din po, Father. Atin ding inaanyayahan, atin ding kinikilala ang ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa pagdiriwang ng banal na ng Eucharistiyang ito sa lahat ng mga social media platform ng Pambansang Dambana ni Padre Pio. Atin ding ipanalangin ang ating mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso, ang lahat ng mga mahalaga sa ating buhay na ngayon ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Nawa ang pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, nawa ay magpagaling sa kanila, hindi lamang sa kanilang mga sakit, kundi sa kanilang kaluluwa. Kaya at ngayon mga kapatid, atin ding pinaparangalan si San Bartolome, isang apostol ng Diyos at isang huwaran ng ating buhay na pagiging Kristiyano. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos, Ama
kalibutan. Tanggapin mo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig, tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa.
Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang lahat po'y magstayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Tatagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa muli po, maligayang kapistahan ni San Bartolome sa inyong lahat. Happy Fiesta po! Alam ko pong madami pa sa atin ang hindi nanananghalian, no? Pero bago ang lamesa, dito muna tayo sa misa, no? Bago natin pakainin ang ating katawan, ang ating tiyan, pakainin muna natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Mga kapatid, si San Bartolome ay alam natin na isa sa 12 alagad ni Hesukristo. Hinirang din na apostol at pundasyon ng ating simbahan kasama pa ng ibang mga apostoles. Kumain, naglakbay at nakipamuhay kasama ni Jesus at ng iba pang mga alagad. Ito si San Bartolome na ipinanganak na Natanael or Nathaniel. Matutunghayan ang tagpo nila ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, sa ebanghelyo ayon kay San Juan.
Kilala siya bilang Natanael. Napakaganda ang paraan ng kanyang pagtawag sa kanyang pagiging apostol. Una ay ang pagkwento sa kanya ni Felipe tungkol sa Panginoon na nagmula sa Nazaret. Kaya tinanong niya, may mabubuting bagay ba na magmumula sa Nazaret? At inanyayahan siya na ni Felipe na sumunod. Ikalawa ay ang pagtawag sa kanya ni Jesus mula sa puno ng igos. Dahil dito buong pananampalataya niyang sinabi at ating narinig sa ating ebanghelyo nung sinabi ni Natanael, Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo po ang hari ng Israel. Napuri siya ni Jesus sapagkat siya ay walang halong pagkukunwari. Siya ay isang matuwid na tao at punong-puno ng katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ano kaya ang matututunan natin sa tagpo ni Jesus at ni Natanael? Bilang isang tunay na Kristiyano, tayo rin ay dapat katulad ni Natanael o ni San Bartolome. Dapat tayong maging taga-alam at tagapagtanggol ng katotohanan. Tagapagtanggol ng katotohanan. Sa dami ng nagkalat ngayon na maling impormasyon o mas kilalang fake news, mga opinyon ng iba na kumakampi sa mali, tayo nawa ay huwag matakot magsabi ng katotohanan. Manindigan tayo sa ating pananampalataya at turo ng ating simbahan kahit hindi magustuhan ng karamihan ang ating mga sinasabi. Kasi ang mga propeta, ang mga alagad ni Jesus ay hindi din sila nagustuhan ng kanilang komunidad dahil ang kanilang sinasabing katotohanan ay nakakasakit sa damdamin ng karamihan. Nasasaktan ang kanilang pride, nasasaktan ang kanilang yabang, nasasaktan ang kanilang pagiging madamot. Kaya kung hindi ka popular sa lahat ng tao, yun yung sinasabing, welcome to the club. Marami ang gustong papurihan ng tao. Marami ang gustong maging darling of the crowd. Ngunit yan niya po ba ang panawagan natin sa buhay? Yan niya po ba ang gustong mangyari ng Diyos sa atin? Dahil dito, si San Bartolome o si Natanael at iba pang alagad ay nauwi sa pagkamartir dahil sa kanilang pagpapalaganap sa salita ng Diyos. Handa silang mamatay at mamatay para sa kapakanan ng ebanghelyo at ng simbahan. Kayo po ba? Gusto niyo po bang maging martir ng simbahan? Gusto niyo po bang maging martir ng ating pananampalataya? Kung medyo negative ang pagtanaw natin sa salitang martir, gusto niyo po bang kayo ang taga-defend ng ating pananampalataya? Gusto niyo po bang sabihin ang katotohanan ng banal na kasulatan kahit ito'y taliwas sa gusto ng karamihan? Tayo ba, mga kapatid, hanggang saan aabot ang paninindigan natin para sa ating pananampalataya? Nasa panahon natin ngayon, ang baluktot ay nagiging tama. Ang baluktot ay nagiging tuwid.
ang itim ay nagiging puti, ang iligal ay nagiging legal. Dahil lamang ito ay popular at pinapatronize ng karamihan, kaya join din tayo. Kasi the more, the merrier. Pero ang panawagan sa atin ng Diyos, mahirap man, delikado man, boring man ang maging iba sa karamihan, kung ito naman ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, saan po ba ang pipiliin natin? Hihintayin pa ba nating lubusang sumobra at magkagulo gaya sa ibang bansa bago tayo kumilos? Nawa ay mas maging mapagmatsyag tayo at ituon ang buong buhay natin sa kadakilaan ng ating Panginoon. Dito tayo magkakaroon ng kapayapaan. Yan ang pangako ng Panginoong Hesus sa atin. Lumapit tayo sa Kanya. Kumapit tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay lukusang darating sa ating buhay kahit hindi natin asamin kung uunahin natin ang Panginoon at iiwan ang lahat para sa Kanya. Seek ye first the kingdom of God and all these things will be given unto you. Ang tanong, naniniwala po ba talaga tayo sa sinasabi ni Jesus na seek ye first my kingdom, seek ye first my will, and all these things will be given unto you. Tulad ng mga ginawa ng mga alagad niya, katulad ni San Bartolome noong sila ay sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang gantimpala nila ay walang hanggang trono sa langit. Kasama ng Diyos mula sa muling pagkabuhay niya, pag-akyat sa langit, at hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus dito sa lupa upang maghukom sa ating lahat. Muli, tatanungin ko kayo, handa na ba kayong maging katulad ni San Bartolome? Handa po ba kayong maging katulad ng ibang mga banal sa langit? Kung gayon, kailangan maging handa tayo na iwan ang kaningningan, ang kapopular ng ating estado dito sa mundo. At sagutin natin ang panawagan ng Diyos na sumunod sa Kanya. Pasanin natin ang ating krus at sumunod sa Kanya. At tayo ay dadalhin niya sa Kanyang kaluwalhatian, sa bahay ng Kanyang Ama sa langit. Siya nawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslong. Ang lahat po'y magstayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig at katibayan ng pamumuhay sa langit, kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang pupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagbulat sa bulak sa pilayay na palakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan
kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang biwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Berheng Maria, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Bartolome, ng mga martir at ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama na iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo na si Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningmingang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig ng Panginoon sa inyong mga puso at ngiti sa inyong mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino kaya siyang tao?
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob. Kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa Pambansang Dambana,
kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid na simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magstayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama, sana kat sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. At inanay pagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan
upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.